sa susunod na linggo na lang ako magbabayad ng utang ko. Baka kung pwede, pautangin mo muna ako. Kasi wala na kaming isasayang ng anak ko. Aba naman, Masong. Lagi na lang ganyan yung sinasabi mo. Pwede ba magbayad ka muna ng utang mo bago kita pautangin ulit? Akala mo naman, hindi kita babayaran. Aba, magbayad ka muna ng utang mo. Lagi ka na lang ganyan. Sige na, kahit 2 kilo lang. May problema ba, Masong? Oh, ikaw pala yan, Mang Romeo. Ito kasi ay magpautang. Kala mo naman, hindi babayaran. Basta, magbayad ka muna ng utang mo. Oh, ito. Pagbili nyo ng bigas para may maisahin kayo ng anak mo. Naku, huwag na, Mang Romeo. Sige na. Nakakahiya. Kunin mo na. Maliit na bagay lang yan. Salamat dito, ah, Mang Romeo. Hayaan nyo. Babayaran ko din kayo pag nakaluwag-luwag ako. Hayaan mo na yan. Tulo ko na yan sa inyo ng anak mo. Minsan, dumangkay sa pesto sa palengke para mabigyan ko kayo ng gulay ng anak mo. Salamat dito, ah, Mang Romeo. Hayaan nyo. Dadan ako sa pesto nyo. Sige, mauna na ako. Sila, anak! Bakit po? Magsahin ka na. Nakabili na ako ng bigas. Buti tayo pinutang kayo sa tindahan. Hindi ko yan inutang, anak. Binili ko yan. Saan ka naman kumuha ng pera mo, tay? Di ba sabi mo sa akin kanina, mangungutang ka? Nagbigay kasi sa akin ng pera si Mang Romeo. Ayaw kasi akong potangin dun sa tindahan. Alam mo, tay, ang bait talaga ni Mang Romeo. Oo, ganyan talaga yan. Kahit sa ibang tao, matulungin siya. Siguro, tay, madaming pera yun si Mang Romeo. Kaya tumutulong siya sa iba. Siguro. Sige, anak, magsahin ka na. Para mamaya, bibili din ako ng ulam. Sobra naman kasi yung binigay ni Mang Romeo. Sige po, tay. Apo, ano yung nililista mo? Look, laki ng binaba ng kita natin ngayon sa palengke. Ang dami kasing napapasamang bulok na gulay doon sa binabagsak sa atin. Hayaan mo na, apo. Meron pa naman tayong kikitain, di ba? Oo, look, meron pa naman. Kaso kasi yung natira ngayon, halos pambayad na lang natin doon sa upa sa palengke. Tsaka yung panggasto natin dyan sa bahay. Apo, ang importante, meron pa rin tayong kinikita. At nairaraos natin ang pang-araw-araw. Ano kaya, lo, kung hindi muna tayo magbigay ng gulay sa mga binibigyan natin? Huwag, apo. Tuloy mo lang pagbibigay. Ano na lang kung yan ang inaasahan nila sa pang-araw-araw? Iniisip ko lang naman kasi yung mga ibibigay natin, baka sakaling makabawi tayo kung sakaling ibebenta natin yung mga yun. Di ba, apo? Mas maganda kung tayong magbigay kaysa tayo ang bigyan nila. Mapolo, naiintindihan ko po. Tara, merienda na tayo. Sige po, lo. Saglit lang po. Tapusin ko lang po ito. Ito kasi yung kinita natin ngayon po eh. Uwi ha. Ba't ka naglalakad? Papasok ka na ba? Opo. Naglakad na lang po ako kasi mahal po yung pamasahe. Si tatay po kasi nagtitipid. Ha? Ganun ba? Oh, kunin mo na to para may baon ka sa school. Salamat po dito, Mang Romeo. Wala yun, iha. Si tatay po kasi ayaw niya na ba akong papasukin. Nagtitipid po kasi talaga siya. Ha? Ganun ba? Sayang naman yung araw na pagpasok mo sa school. Oo nga po. Pinipilit ko lang po pumasok para sa exam namin ngayon. Wala pa rin bang nahahanap ng trabaho yung tatay mo ngayon? Wala pa rin po. Pero hindi po siya tumitigil para maghanap ng trabaho. Kung gusto ng tatay mo, dun muna siya sa gulayan ko habang wala siyang nahahanap na trabaho. Talaga po, Mang Romeo? Sige po, sasabihin ko po kay tatay pag-uwi ko. O sige, iha. Sumakay ka na ng tricycle. Malayo-layo pa yung school mo. Maraming salamat po, Mang Romeo. Sige po, alis na po ako. Tay, mano po? Oh, di ba sinabi ko na sa'yo na huwag ka nang pumasok? Exam kasi namin, tay. Sayang naman kung hindi ako papasok. Ang layo ng school mo, anak. Nilakad mo lang. Huwag kang mag-alala, anak. Baka sa susunod na linggo, makakahanap din ako ng trabaho. Hindi, tay. Sumakay po ako ng tricycle kanina. Oh, saan ka kumuha ng pera? Para pamasahin mo kanina. Nakasulubong ko po si Mang Romeo. Binigyan niya po ako ng baon. Alam mo, ang bait-bait talaga sa atin ni Mang Romeo. Kahit hindi niya tayo kaano-ano, tinutulungan pa rin tayo. Kaya nga po, tay. Mayaman po ba si Mang Romeo? Kasi masyado siyang mapagbigay sa mga tao. Ang pagkakaalam ko, meron silang maliit na negosyo sa palengke. Nga po pala, tay. Muntik ko na pong makalimutan. May pinapasabi po si Mang Romeo. Sinasabi niya po na kung wala po kayong mahanap na mapapasukan, pwede daw po kayong pumasok sa kanya. Bakit? Anong trabaho yun, anak? Ay, oo nga po pala, tay. Baka yun po yung sinasabi niya na pwesto nila sa palengke. Sige,
Puntahan ko na lang si Mang Romeo sa bahay nila para tanungin. Sige po, tay. Pasok na po ako sa loob. Sige, tapusin ko lang itong ginagawa ko. Sige po. Tao po! Tao po! Ay, ano po yun? Andyan pa si Mang Romeo? Ay, saglit lang ho, tatawagin ko ho. Upo muna ho kayo. Teka lang po ah. Lo! Lo, may naghahanap sa inyo! Lo, may naghahanap sa inyo. Uy, Pusong! Napatagaw ka? Itatanong ko lang sana ho, yung sinabi ni Sila kahapon, yung inaalok niyo pong trabaho. Ah, yun ba? Huwag mo na. Gusto mo bang magtrabaho sa palengke habang wala ka pang trabaho? Oo, Mang Romeo. Kailangan ko na kasi ng trabaho ngayon. Oh, sige. Bumunta ka na lang sa pisto bukas para makapagsimula ka na. Sige po, Mang Romeo. Maraming salamat po. Sige, Masong. Sige po, alis na po ako. Lo, di ba humingi na yung benta natin sa palengke? Eh, ba't kinuha niyo pa si Masong para magtrabaho sa atin? Hayaan mo na po. Nakakaawa naman kasi. May anak siyang pinag-aaral. Nung isang araw nga, muntik nang hindi nakapasok dahil walang baon. Hello, paano yan? Saan tayo kukuha ng pampasahod sa kanya? Huwag kang mag-alala po. Ako nang bahala. Babawas ko na lang sa allowance ko. Lolo talaga, napakabait. Sana humaba pa yung buhay mo para marami kang matulungan. Mang Romeo, andito pala kayo. Magpapaalam sana ako. Meron akong nahanap na trabaho na mas malaki ang sweldo. Ha, ganun ba? Mabuti naman at may nakita ka ng magandang trabaho. Oo, Mang Romeo. Salamat po at binigyan niyo po ako ng oportunidad na magtrabaho sa gulayan mo. Nang dahil sa inyo, lagi na pong nakakapasok si Sila sa school at nabibili na namin ang mga pangangailangan namin sa pang-araw-araw. Walang anuman, Masong. Masaya akong nakakatulong sa inyo kahit papano. Sige po, Mang Romeo. Mauna na po ako. Sige, Masong. Mag-iingat ka. Sige po. Oh, Jay! Kumusta na si Mang Romeo? Ayun, medyo nakakabawi na po sa pagkakasakit niya. Bakit? Napaano si Mang Romeo? Ayun po. Na-aksidente po kasi siya sa palengke habang nagbubuhat ng gulay. Eh, sabi ng doktor, hindi na daw po siya makakatayo, kaya nasa bahay na lang po siya ngayon. Ah, ganun ba? Kawawa naman si Mang Romeo. Yung gulayan nyo, sino nag-aasikaso? Ayun, kuya. Pinasara na namin yung negosyo namin. Kasi wala nang tatao dun. Eh, si Lolo kailangan may bantay lagi sa bahay. Ah, ganun ba? Sayang naman. Kaya nga po eh. Kaso, wala na ho kaming magagawa. Kasi kailangan kong pagtuunan ng pansin ngayon si Lolo. Eh, anong balak mo ngayon? Ngayon po, susubukan namin manghiram ngayon dun sa kapatid ni Lolo. Simula kasi nung nagsara yung gulayan, marami na pong iniinom na gamot si Lolo. Kaya kailangan po namin ng panggastos. Ah, ganun ba? Meron pa naman akong pera dito. Kaya lang, pinangakuan ko si Sila na bibilan ko siya ng bagong cellphone. Sige po, muna na po. Sige, pakisabi na lang kay Mang Romeo na kinukumusta ko siya. Sige po. O anak, kanina ka pa ba? Opo, tay. Maaga po kaming pinalabas ngayon. Wala po kasi yung teacher namin sa last subject. Kanina pala, nakasalubong ko yung apo ni Mang Romeo. Di na sila nagtitinda sa palengke kasi nagkasakit si Mang Romeo. Bakit, tay? Ano pong nangyari kay Mang Romeo? Hindi ko nga din alam eh. Kung gusto mo, dalawin natin minsan si Mang Romeo. Nako, kawawa naman po si Mang Romeo. Gusto ko sana silang tulungan. May pera ko dito. Kaya lang, yun sana yung gagamitin ko, pambili ng cellphone mo. Para sa online class mo, para hindi ka na nahihirapan. Kayo, tay, ano desisyon nyo? Medyo magulo pa ang desisyon ko. Ikaw, anak, kung kailangan mo na talaga, pwede nating bilhin. Kung ako yung tatanungin, tay, huwag na lang po natin ibili ng cellphone. Ano kaya kung ibigay na lang natin kay Mang Romeo yung pera? Sigurado ka ba, anak? Baka matagalan ulit ako makaipon ng pambili ng cellphone mo kung gagamitin mo sa online class. Opo, tay. Marami na pong naitulong sa atin si Mang Romeo. Kahit dito man lang, matulungan natin siya. Tama ka, anak.
Kahit nung panahon na walang-wala tayo, hindi siya nagdalawang isip na tulungan tayo. Opo, Tay. Kaya mas mabuti na tayo naman ang tumulong sa kanya. Sige, anak. Puntan natin si Mang Romeo. Sige, Tay. Pasok ko lang po to sa loob. Sige, hintayin kita dito. Ay, kayo po pala. Upo muna po kayo. Iwan mo muna kami dito, apo. Sige po, lo. Kumusta na kayo, Mang Romeo? Nagkasalubong kami kahapon ni Jay at nabanggit niya sa akin kung anong nangyari sa inyo. Ito, medyo maayos na. Pero sabi ng doktor, di na raw ako makakalakad ulit. Mang Romeo, kaya naparito po kami ni tatay. May ibibigay po siya sa inyo. Mang Romeo, pagpasensya niyo na to. Kunting tulong galing sa amin ng anak ko. Nako, huwag na. Dahil alam kong mas kailangan niyo yan kaysa sa akin. Kunin niyo na, Mang Romeo. Alam ko naman na kailangan niyo yan. At marami kayong gastusin ni Jay. Maraming salamat dito, Masong, at saka sa anak mo. Sige po, alis na po kami. Di na lang talaga namin yan. Magpagaling po kayo. Sige, mag-ingat kayo. Sige po, Mang Romeo. Apo. Tay, ang sarap po pala sa pakiramdam kapag nakakatulong ka sa kapwa mo. Oo, anak. Hanggang sa pakiramdam. Huwag kang mag-alala. Lagi natin dadalawin si Mang Romeo para tulungan siya. Sige po, Tay. Maganda po yung naisip nyo. Tara, uwi na tayo. Sige po. Apo! Umalis na po pala sila? Oo, kaalis lang. Bakit po daw sila pumunta dito? Dumaan sila dito para magbigay tulong pinansyal. Talaga, lo? Alam nyo, lo, sa kabutihang ginawa nyo sa kapwa nyo, awa pa rin ng Diyos, hindi niya tayo pinabayaan. Gaya ng sinasabi ko sa iyo, apo, tumulong ka sa kapwa mo nang bukal sa loob, nang walang inihintay na kapalit. Kasi darating din ang panahon na Diyos din ang magbabalik sa iyo ng lahat.